kasi isa pang issue yung hindi niya pag-uwi. Pakinggan natin. No show pa rin sa camera si Congressman Arnie Teves. Kanina, humiling siyang mag-privilege speech sa pamamagitan ng video conferencing pero hindi siya pinagbigyan. Hanggang bukas na lang ang palugit sa kanya para personal na humarap sa camera. Live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong latest dyan? Yes, Cheryl, alas 4 nga ng hapon bukas ang ibinigay na ultimatum ng House Committee on Ethics para personal na humarap sa kanila si Congressman Arnie Teves. Yan ay matapos hindi pagbigyan ng komite ang hiling niya na dumalo virtually o via video conferencing. Tumagal ng 2 oras ang closed-door meeting ng House Committee on Ethics ngayong hapon. Dito ay humirit nga sana ng virtual attendance si Teves na ngayon ay nasa labas pa ng bansa pero hindi patukoy kung nasaan eksakto ang kongresista. Bagay na di pinagbigyan ng komite, pinamumunuan ni Co-op NatCo Party List Representative Filimon Espares kung mabigo si Teves na dumalo pagdidesisyonan na raw ng mga mababatas kung ano ang ipapataw na parusa sa kongresista. Sa ilalim ng House Rules ng Kamara, maaaring masuspinde ng hanggang 60 araw ang isang nagkamaling kongresista. Pwede rin siyang masibak sa pwesto kung 2/3 ng mga miyembro ng Kamara ang bobotong pabor dito. March 9 pa nang mag-expire ang travel authority ni Teves. Pero hanggang ngayon ay nasa labas pa rin siya ng bansa at patuloy ang pagliban sa trabaho sa Kamara. Matatanda ang humirit ng 2 buwang extension ng kanyang travel authority si Teves dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Pero hindi ito pinagbigyan ng Kamara. Mismong si House Speaker Martin Romualdez nga ay ilang beses na rin hinimok si Teves na umuwi na para harapin ng mga reklamo laban sa kanya at sa kanyang pamilya. So ayan ho, ito naman po yung you know, na mahal ka, chuchuchu, then later on, di ba, yung jombagin ka bala inside. Naghahanap ng kakampi. Isa yan sa katangian ng kapartner nila sa hanggang ano, babae. Acceptance, yes. No. Either lalaki o babae ang mangjujombag. Kasi ang pagiging abuti. Grabe, bago to ha. Hindi na budol-budol man, bugbog man na. Hindi bago. Bugbog man. Ay nako. Ah, sige. Wala pong kaalong kabastusan yung titi ah. Kasi yun po ay, kasi pangit babanggitin ko pa yung dalawang ano eh. Diba? Ang haba-haba. Yung isa naman doon, mahilig din sa ano. Diba? Battered, hindi lang naman nangyayari sa, ay, hindi lang naman ito ginagawa ng lalaki. So, ginagawa din ng babae. But Brett! Ngayon, based sa mga interview ni FG at interview nito ni Mrs. Muggs, diba? Lalo na yung kay ano? Ay, sabi niya ito, huwag na titi, oten na lang, oten. ng kay Boy Abunda, 'di ba? So, doon mo makikita na talagang very powerful yung mga binitawan niyang salita doon. 'Di ba? Na pero tuloy tayo dito sa bandang gitna, ha? Makikita ugali niya. Yes, happy wife, happy life. No. 'Di ba? Paano magiging happy wife? Hindi naman pwedeng yung wife mo na lang lagi ang tama kahit jombagin ka. Abuso 'yan. Hindi ka dapat pinapaya, lalo na ikaw ang inelect ng bayan. Papayag ka ba? Sigaw-sigawan ka lang? Grabe, nakakaya. Sinisigawan sa madlang public? Ay, hindi pala madlang public. Madlang plane? Pinag-uumbag sa madlang plane? Oh, grabe. Oh. Ito sabi daw, happy life, happy wife, happy life. Ako po ah. Eh, akin naman to, pwede akong nagkakamali. Ang babaeng nang bubugbog will never be happy, will never be contented. Why? Hindi po siya ganun ginawa. List po yun kung paano siya ginawa. So, never siya magiging contented and happy kung sino man ang nang bubugbog na babae. Paniwala ko lang naman yun. Kung mali po ako, sige, tuloy nyo. Bugbugin nyo yung asawa nyo. Dahil sabi ni Lisa, you know, she made you. Ginawa ka niyang ano, yung kung anong meron ka, kung anong ano ka ngayon. Sinabi niya yun. Pangit yun. Sinabi, I made you?
Asawa ba ito ni Ferdinand Marcos Sr.? Bakit ay medyo? Ikaw ba nanay niyan si Bongbong? Paano mo siya ginawa? Hindi, malalim yun ha. Masakit yun pag sinabihan ka nun. It is as if sinasabi sa'yo wala kang backbone. It is as if sinasabi sa'yo wala kang pakinabang. Kung wala ako, you're nada. Hirap niyan. Sabi niya yan. Lasing siya noon. Na parang siya ang gumawa kay Bongbong as Bongbong now. Lakas talaga ng amat. Sana. Lasing siya noon. Lasing. Mahirap talaga. Lasing ka. Hindi ko sinasabi si First Lady ha. Hindi kasi na-experience ko yan. Minsan tatry ko interviewin dito. Oo, na-experience ko yan. Lasing ka. Naku, hirap. Magtatawag ng... Huwag ka na. Magtatawag ng... Nang alam nyo na. Yun ang mga sinabi niya. So ngayon, mga palangga, Pina, sabi niya, please wake up, run the country and run away. Ayun, nga, run away ka na kasi. Fashion A yun. Pototoy na lang. O sige, pototoy. Na-experience ko yung lasinga. Nagtatawag yan ng pototoy. Tama ka. Diba? Huwag nang bait-baitan. Huwag ka magpapagamit sa mga smuggler friends mo. Or, you know it already. If you can't handle your wife, never you can handle the country. Correct. If you cannot handle your wife, you cannot even handle the household. Even your family, you cannot. Why? Because your household is being handled by your wife. The fact na pinababayaan mo na nagpapaabuso ka, bongit, kawawa yung mga sinasabi ng tatay mo nang kesyo iangat niyong Pilipinas. What's going on with the what do you call it? What's going on? Nuclear power plant na bago nung May, natatandaan ko, nakipag-meet up ka sa iba't ibang sa Japan, I don't know, sa Japanese leader. I forgot kung sino lang, basta naalala ko lang na nakipag-meet up ka to check the nuclear power plant, kung ito ba ay gagana pa or what. Ito ha, okay. Kung ito ay hindi totoo, eh mali dito si ano, ha, si Maharlika. Pero kung ito ay totoo naman, mga Ensimada vloggers, Ensimada ano, huwag nyo na ipagtanggol. Kasi pag pinagtanggol nyo pa, nagmumukha kayong sinungaling. Huwag nyo pong sayangin yung career ninyo for 6 years, tapos nun tapos na. Yung credibility nyo mawawala po. Yun lang naman eh. It's either nagsasabi ng totoo si Maharlika or sinungaling siya. Ngayon, kayo mag-desisyon, mga Ensimada vloggers, kung ipagtatanggol nyo. But according to Maharlika, sabi niya, public knowledge yan. Bakit ang tagal? Kasi ang una mong project is pababain ang enerhiya, ang presyo ng kuryente. Yun ang tanda-tanda ako eh. Sabi mo, para maka-attract tayo ng investors, unang-una, baguhin ang 1987 Constitution, but I'm not gonna talk about that right now. Sabi ni Maria Luz, sinungaling yung dalawang toot, yun na lang. Yung dalawang toot, sinungaling. ACDC. Attack collect yan eh. Now. Pero ang sinabi mo sa amin noon, nung in-interview ko ito, unang-una pababain ang kuryente. Dahil sabi mo dyan sa inyo, di ba? Yung... Pinababaan niya naman ah. Yung aeroplano, kasi bubugbugin siya ron eh. Delikado. Windmill, ganyan. Ito, kasi kung binugbog siya sa aeroplano, sinapak siya ron, maraming nakakita nun. Maraming nakakaalam nun. Ugong yun doon. Umugong sa aeroplano. Hindi lang, ano lang nila yung palalagpasin. Parang yung hipuan sa Thailand. Pinalagpas nila, walang nag-ingay. Ganyan ang style ngayon. Pag maganda, ingay nyo. Pag pwede silang pogi sa TV, ingay nyo. Pagka hindi, wala. Ganyan, progresibo. Kaya naman may mga investors chuchuchuchu at gusto mong gawin yun sa buong Pilipinas. O paano mapapababa ang kuryente kung yung mga inilagay mo mismo ay may conflict of interest? Like yung aboitis na ang asawa ay kamag-anak din
ni Liza. Dahil kayo, kapamilya. Kung si Noy-Noy noon ay kapamilya, kabarila. Eh, paano kung ano? May ilalagay pang pinsan. Na secretary, na dilawan. So, pulawan na yan. Ikaw naman, what? Katsyongkean? Kapulboronan? Ganun ba yon? Yung inilagay mo dyan? Ah, ito, impeachable yan, ha? Naku, babasahin ko nga yan. Kasama ba, pag Andres Desaya ba na i-impeach? Tatanong ko nga ito sa tatay. President ng bansa, binubugbog. So that means we have a commander-in-chief under constant threat and duress. This is impeachable. And Congress should act now. Now, now na. De, bukas na, gabi na. Oh, bukas, ano eh, putulog sila. Oh. Relationship with disrespect is toxic. Totoo. Totoo yan. Impeachable pala yun, ano? Basta gumagamit ng pulburon, walang ginawang magaling. Promise. Mm-mm. Pero masarap yung sa, ano ah, pulburon sa Goldilocks tsaka sa Red Ribbon. Faith Advincula. Hi Coach Oli, sa totoo lang, hindi mo mapipigilan ng mga taong kumakalamang sikmura. Kaya kahit labag sa kalooban nila ay pinapatulan nila. Kahit mawala na sila ng kredibilidad. Pwede, pwede. Tama, I agree sa'yo, Faith Advincula. Pero alam mo, they can always reinvent themselves. Ano po ibig sabihin? Naunawaan ko, ilalagay ko yung sarili ko sa doon sa mga iba na kumakalamang sikmura, kaya kahit mali na sinasabi nila ipatungkol dito sa Ensimada, no? Paninindigan nila Ensimada. Naintindihan ko kasi kumakalamang sikmura. Pag kumakalam talaga, eh, kahit mawala ng credibility, okay lang. Pero tatandaan natin, one of the talents supposedly ng isang vlogger ay being creative. Parang artist yan eh. Parang singer, painter, artista, creative. Ha? Yan ang isa sa nagse-separate sa kanila from the others. Creative eh. So, you can always reinvent yourself. Kunwari, napadikit ka sa ano, na-discovery mo na pala pala tong ano eh, peke pala to eh. Peke pala tong nasalihan ko. Bitaw ka na. Oh, apologize to the public and then recreate yourself. Bakit? Kaya mo kasi creative ka eh. Tingnan mo ginawa ni Maharlika. Ni Sas. So hindi ka dapat ayun, ako yung naniniwala sinabi mo Faith Advincula. Kaya lang, hindi ko dapat yakapin yung kainin mo na yung alam mong mali for the sake kasi gutom ka. No? Hindi, marami kang pwedeng gawin. Marami ng ano eh, ni-reinvent yung sarili. Kumbaga parang ni-reshift, nagre-route. Oh, nakabawi naman. Di ba? Oh. Natatawa ako kay Attorney Trixie, sabi nito. Bakit ayaw niya ikumpara si PRRD kay BBM? Pag kay BBM di siya nasagot, bayad kaya si Attorney Trixie? Hindi ko po kayo masagot kung bayad o hindi eh. Wala naman akong sasabihin, asa ng proof mo na hindi bayad? O asa ng proof mo na bayad? Wala po akong proof. Basta. Asan sila ngayon? Asan ba sila ngayon? Ngayon lang. Mahalata niyo. My God! Ano ba mangyayari sa bayan natin, mga palangga? Ngayon, pinag-uusapan natin yung Jumbaga na yon. Kasama yan sa ano, sa problema ng lipunan. Domestic violence yan. So you have to speak up. You have to break silence palangga.
Diba? Break your silence. Speak up. Tell the whole world. Ito ang jowa Ars ko. Pinapasukan na ako ng lahat ng kabuisitan sa buhay ko dito. Nagkaletsi-letsi na ang bayan ko. Bug! O eject mo. Kung mayroon lang boto na eject na gano'n, no? Diba? Eject mo siya ng bonggang-bongga. Diba? Diba? Break the silence, baby. Bumangon na lahat ng oligarchs. Oh, sabi ni Palanga. Yun na yun. Sabi ni Gina Baldodo, di ba? Oo nga. Ang yan ang ano mo sabi mo dati eh. Ganun-ganun, mag-elect ka, ay mag-appoint ka ng magagaling. Yun pala, magagaling na oligarchs. Magagaling sa negosyo. Ayan, ang tanong, sino bang na-appoint? At sino nag-a-appoint? Sino nagpatanggal kay Atty. Vic? I mean, hindi ka Pilipino kung hindi mo alam ang katotohanan. Anong nangyari sa kaso ni Atty. Vic? Sabi ni Andre Nino, nagtatanong pa anong nangyari sa bayan, ikaw naman ang dahilan. Tut! Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Oo eh. May punto ka dyan, Andre Nino. Ha? May punto ka. Sila yan eh. Hindi sila nanindigan simula pa lang eh. But anyway, at least ngayon naninindigan sila. Carlos, hindi pa marunong magtanggol sa sarili, bayan pa natin. O, di ba? May galiwaw. Red Cherry, nakabawi nga coach pero has been damaged na. De, pwede. Sa mata ng iba, pwedeng damage siya. Sa mata ng iba, nakabawi. Kasi tinyan naman ang kay Maharlika. I don't know kung sa tingin ng iba ay nakabawi si Maharlika or damage na. No? But it's not for me to judge her. Basta sa akin kasi, ang importante sa akin, umamin. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Ako, nagkakamali din ako. No? Kahit si PRR din nagkakamali. Tao lang din. No? Importante inamin. Ang masama, yung alam na nilang mali, dyan ako asar na asar. Nakasalampak na sa mukha nila, alam nilang mali, pero dahil sa pera, ipagtatanggol pa. Doon ako asar. Deka, sa kanya nagmula ang Talano Gold, sa kakatanggol, sabi ni Deka. Ngayon, anong nangyari? Ngayon. Tama ka naman dyan.